lahat upapupuri sa kaitaasan. Siya'y mapurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang mga may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang bawat isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang itinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung narilihi sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang mapapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinuman nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa myong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa myong handog na insenso. Sa'yo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso, ariing panggabing handog ko sa iyo. Dalangin ko'y tanggapin mo samyong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay.
Di ako hihinto niya ring pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos. Tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian ng niya. Ito po ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad nang sawayin nila ang mga bata na nais lumapit kay Jesus. Pero ano ba ang pwede nating makuha ang aral para sa ating mga Kristiyano ngayon? Sinasabi ni Jesus sa atin, kung hindi tayo magiging tulad ng mga bata, at ano ho ba ang merong katangian ng isang bata na medyo amin natin, medyo na isang tabi natin habang tumatanda na tayo? Ang bata ho ay unang-una sa lahat, alam ang kanyang kahinaan. Alam ng bata kung hindi niya kaya. Alam ng bata kung kailangan niya ng tulong. Alam din niya kung kaya niya. Naalala ko ho, may isang bata, pinipilit niya no, nabuksan yung bote ng chiswis. No? Hindi niya mabuksan. Hirap na hirap siya. At tumilamapit sa kanya. At nung na-realize niya, nakita niya yung tatay niya. At na-realize niya, hindi niya kayang buksan yon. Ang ginawa niya, lumapit siya sa tatay niya, inabot yung bote ng chiswis at sabi sa kanya, "Pabukas." Alam niya kung kaya niya. Susubukan niya kung kaya niya. Pero pag alam niyang hindi niya kaya, kaya rin niyang humingi ng tulong sa iba. Kadalasan sa atin, dahil siguro'y
dala ng iniisip natin, malakas na ako, malaki na ako, kaya ko na ang lahat. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Nahiya tayong ipakita yung kahinaan natin. Nahiya tayong aminin ang hindi natin kaya. Kaya ayaw nating humingi ng tulong. Ayaw nating magpakumbaba para aminin ang ating kahinaan. Nahiya tayong aminin ang mga bagay na hindi natin kaya at kailangan ng tulong. Sa bata ho, may kita din natin na kapag hindi niya kaya, hindi yan sumusuko. Gagawin niyang lahat para magawa yung dapat niyang gawin. Kahit sa simple hong pag-akyat, yung bata minsan aakyat sa aparador, no? Gagawin niya yung lahat para maabot niya yun. Lalo na kung alam niyang may chocolate sa ibabaw ng lamesa, gagawa siya ng paraan para maabot yung tsokolating yun. Aabutin, kukuha ng upuan, papatungo sa upuan. Yung iba pa nga, papatong pa sa lamesa para maabot yung gusto niyang abutin. Hindi ho siya sumusuko. Kapag nahihirapan siya, nagpapatuloy pa rin siya. Hindi niya sasabihin, ay, ayoko na. Ang hirap na maabutin ng tsokolating to. Ayawan ko na to. Hindi. Gagawin niyan lahat. At kung kinakailangan, humingi siya ng tulong, gagawin niya. Sa buhay din po natin bilang Kristiyano, lalo na ho sa panahon ngayon, no, na uso at minsan ay pinapakita lagi sa atin ang ideya na pag hindi mo kaya, sumuko ka. Kamusta naman yung pag hindi mo kaya, humingi ka ng tulong? Alin doon ang mas maganda? Pag hindi mo kaya, sumuko ka? O pag hindi mo kaya, humingi ka ng tulong? At siguro sa atin ho bilang mga deboto, pumupunta tayo dito sa Quiapo, minsan may mga bit-bit tayong problema na gusto sinasabi natin sa Diyos, Panginoon, hindi ko na ho kaya. Panginoon, masyado na hong mabigat, hindi ko na ho kaya ang pasanin ito. Panginoon, kailan ba matatapos to? Minsan ganito rin yung mga binubulong natin kay Jesus Nazareno. Pero sa bawat bulong natin, hindi mo lang napapansin, humihingi ka na ng tulong sa Kanya. Dahil nakikilala mo na Panginoon, hindi ko na kaya. Kailangan ko na ng tulong mo. Dahil siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Siya ang nag-aakay sa atin, patungo sa Ama na kumakalinga sa atin. At hindi pa pag hindi na natin kaya, nahihirapan na tayo, lagi tayo tumitingin kay Jesus Nazareno. Sinasabi natin, Panginoon, tulungan mo ako. At sana ho bilang Kristiyano, huwag kumawala sa atin ito. Huwag sana mawala sa atin yung kakayahan na aminin ang hindi natin kaya. Hindi natin kailangan magbalat kayo o magsuot na maskara sa harapan ng Panginoon na magpanggap na malakas ka. Hindi mo kailangan magsuot na maskara sa mga iyong kaharap, mga kasama, at magpanggap na malakas ka. Kasi yung taong nagpapanggap, hindi ho totoo. Ang taong nagbabalat kayo, hindi ho totoo. Pero ang taong kayang hubarin ang maskara ng pagpapanggap ay walang yabang sa loob, kundi may pagpapakumbaba sa kanyang kalooban. Kasi ang taong mayabang at mapagmataas, ayaw aminin ang kahinaan. Gusto niya lagi mukhang malakas, mukhang kaya niyang lahat, mukhang siyang pinakamagaling. Pero ang taong marunong magpakumbaba, kayang ituro ang sarili, hindi ko kaya to, hindi ko kaya mag-isa to, kailangan ko ng tulong. At sa buhay natin bilang Kristiyano, ang lagi nating inuhingan ng tulong ay ang mahal na po ang Jesus Nazareno
na nagmamahal sa atin. Kaya sa harapan ni Jesus, maging tulad ng isang bata, hindi mo kailangan magmukhang malakas, magaling sa harap ni Jesus. Alam niya ang nasa puso natin. Hindi mo kailangan magpabango kay Jesus. Alam niya rin ang baho mo. Pero sa kabila ng kahinaan at baho mo, mahal ka ni Jesus, handa kang tulungan ni Jesus. Kailangan mo lang magpakumbaba sa kanyang harapan, aminin ang iyong kahinaan, at humingi ng tulong sa Diyos na nagmamahal sa iyo, tulad ng isang bata. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo sa atin at ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak. Ang ating mga pangangailangan, ang ating itugon, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro na tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakararanas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama, bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at sumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao naway makatagpo ng lugar na walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin nito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy, and the giver of life. I will submit
to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You give your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord, guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You give your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You give your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala ng imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, ipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos kong pinamatayan ay sa bisag ng Diyos.